Hi guys! Welcome to my vlog! I know kasi late na ako. Today we're going to celebrate my best friend's birthday, which is Diana. So you're gonna see her later and I'm going to drive now. So let's go! Guys, sorry sa aming bad angle. Hello, welcome to my vlog. Welcome to Isha the Fishies vlog. And today, we have a guest, Diana. Hello. So we're going to answer some of your questions. Nagtanong kasi ako sa aking IG and sa Facebook ng question. If you have any questions about friendship and all of those things. So we're gonna answer it now. Birthday niya yan. So, yeah! Ako yung sound effect. Sabi ni Ice Rojas. Hello, Ice. Thank you for support. Ang tanong ka. Sabi niya, how to maintain LDR friendships considering both ends have different ganap? Wow, grabe yung tanong mo. How to maintain LDR? Actually, mahirap, guys. Alam ni Isha yun kasi may mga times na hindi ako pwede to communicate, ganyan. Hindi ako pwede sa calls or sa text, ganyan, or sa chat. Hindi ako responsive. Pero, una, prayer talaga, guys. Kasi, yun, kailangan mabalik ulit yung reason bakit kayo friends, ganun. At saan ba tayo friends? Oo nga naman. Tsaka time management. Ako kasi, ang pinaka-problem ko, time. Masingit siya. So, I think... Grabe, sinisingit lang ako, guys. I mean, yung priorities. Kasi may time na, ang dami, kahit sa friends ko nung college, wala, hindi ko masyado na pa-prioritize. So, nung in-evaluate ko kung ano talaga important, work ba, or yung relationships, doon mas nag-matter. So, nung unang part nung quarantine, hindi kami masyado okay ni Ish. So, may nung dulo na, nung naka-adjust na ako, tapos na-realize ko. Ang dami ko rin na-realize as I talk to her. So, eventually, naka-adjust din. Hindi ko alam. So, prayer, time management, discipline, tsaka dami mong realization na pwede ng essay. If talagang love mo yung person, you'll really make time. And honestly, mas mahirap pa yun pag especially love language nyo sa isa't isa. Love language mo is time. Eh, para sa'yo, love language siya ba time? So, basically, time. Talaga, time management. Ako kasi marami akong oras. So, yun na, I mean, mas marami kasi akong oras ngayon compared sa kanya. Siya kasi mas, I don't know, mas in demand siya ngayon lalo na work from home. Ako kasi hindi ako exactly work from home. May time lang. Pero, hindi siya as time-consuming as it is. And then, I really think it's the prayer. Nag-agari siya. Baka. Kung alam niyo lang. Kasi guys, pinag-pray niya ako. Kung hindi niya ako pinag-pray, baka hindi ako maging okay. Kasi actually, hindi ako kasi okay for the past few months. So, hindi ko naman siya ma-verbalize talaka. I mean, may mga tao na nakaka-understand sa akin na hindi talaga kaya ikwento yung nafe-feel, ganun. So, through prayer ni Diana, feeling ko, dun ako mas naging aware sa nafe-feel ko and how I would explain it to other people. So, prayer works. Parehas tayo. Sabi ni Mina, Mi Okwa. Hello! Sabi ni Nami. How did your friendship started? Kailan nga ba? Actually, hindi ko malalaman. Pero kailan nga ba? Ako honestly, hindi ko, wala siyang ano eh, wala siyang specific time or date na gano'n. Parang nag-build up na lang siya na. Totoo. Kasi na may videos pa ng 2017. May videos kami ng mga full time na hindi kami magkatabi, pero, hindi kami masyadong close. Kasi sinushoot niya ako, ganun, or maybe pero medyo weird. So, siya yung subject ko, tapos hindi ko alam bakit. So, medyo weird. Pero mas naging close lang kami ni Is last 2 years Nepal? Ago. Oo, sabi mo nga Nepal, pero parang hindi pa nga masyado. 2 years ago, 2018. Kasi yun nagtagaytay na tayo. Feeling ko ng birthday ko. Ay, yun na siraan. Pero bakit nga ba tayo nag-spend ng time together nun? Kundi tayo friends. Honestly, hindi ko rin alam. Hindi nga. Ah, feeling ko. Kasi hindi, nung camp. Feeling ko camp. Ah, hindi. Mga ano to, mga leaders. Leaders parang bonding. Yun. Mga ube, nagsama yung area niya. Area ko, area ni David.
kami dalawa lang yung girls. Oh, tapos kami lang dalawang girls. So kami dalawa lang nag-uusap. Tapos may time doon na parang nag-breakdown ka. Basta. Yun. Tapos, nagsunod-sunod na yun. Tapos yung pinaka talagang intimate na usapan na nangyari was nung birthday niya sa Tagaytay nung nasiraan kami. 2 years ago. Oo. Kasi nung Nepal, hindi rin ikaw masyado kasama ko eh. May perang involved noon. Tapos hindi naman ako masyado maano. Saan medyo malaki yung pera. Tsaka kami dalawa yung babae. So kami nag-asikaso lahat. Oo. Tapos late pa noon si Jerome ata noon. Kaya parang si David, si Melvin naman busy sa mga students. Kami dalawa lang nag-asikaso. Breakfast, lahat. Oo, lahat yun. Yeah. Okay, so doon, naalala ka na, slight. 2017 ako naging full-time. So one year. Oh, 1 year kami hindi naging close. Joke lang. Ganda ng questions, ha? I know, right? Okay, natatas yung friendship. Next question. Same person kay Nami. Who is most likely to do something weird in public? Obviously, ako. Obviously naman. Oh, si Ate Adi, sabi niya. How to handle non-showbiz friendship? Charot, miss ka na kayo. Ha? Aww. Hi! Hi, Ate Adi. Feeling ko yung sense niya. Kung hindi ka kasi taga-elevator si Seth, di mo mag-gets yung parang showbiz feels. Pag full-time ka kasi doon, parang everybody knows look you up, or look up to you, ganyan. So, medyo may pressure siya somehow, pero blessing pa rin naman siya. Hindi rin alam ng aking YouTube fam na I used to work in CCF yan, full-time. Church. So, co-worker siya. So, paano mo daw ma-handle ngayon na hindi na kami showbiz ni Ate Adi? Oo nga, no. Actually, medyo... Kasi ang bilis lang maging friends with someone that you work with. You have may connection sobra agad. Off. May catch-up. Uy, ganito, ganyan. Yung pag-usap sa meeting. Pero ngayon, yun, paano ikaw? Yun, you'll take the initiative talaga to talk to them, ganun. Kasi since nga hindi kayo same ng work, yan, kaya kay Ate Adi or kay Ish, ganyan. Or kahit nung hindi pa mga full-time friend. React ka sa stories, tas kamusta mo, ganyan. Tas ano, tas doon na magsa-start yung convo. Talaga ano eh, yung you'll keep in touch pa rin. Kahit hindi naman na everyday nagkakamustahan kayo. Parang ano lang, parang, uy, nakita ko ganito. Kunyari, magka-issue, nakita ko, nag-post yung BTS. Message ko lang siya. Yung talagang, ano, hindi siya, paano ba, involved ba siya talaga sa life mo? Na hindi lang siya na, oh, tapos na yung work, oh, ito naman. Parang, ano na, kasi dati ganun ako eh, pag na-work lang ako, bala, mamaya kita re-replyan. Pero hindi, ngayon na-realize ko na, kaya naman pala na habang nag-work. Doon nag-work talaga ako, guys, ha. I mean, hindi ako nag-ipag-chikahan lang. Pero, balance. Oo, yung balance. Feeling ko nga, mas challenge ko ngayon since parang marami kang friends ngayon na hindi na full-time. Hindi nga, yeah. Dati kasi parang halos lahat full-time. Which is okay, kasi mas na-open yung, feeling ko, mas na-open yung mind mo to, yun nga, time management. Kasi dati, as in, sagad kung sagad magtrabaho. As in, magta-text yan dati. Alam mo, full-time pa ako. Pinatanong ko siya, naka-uwi ka na? Mga 11:30 yun, ha? Pa-uwi pa lang. Ganon. Guys, sagad to sagad. Ganon siya ka-passionate mag-work. And, it's nice. But, there should be balance. So, feeling ko, because of the non-showbiz friends, mas na-align din siya sa outside world. Totoo, hindi totoo talaga yun. Diba? Sa intentionality mo eh, dun makikita talaga. Na hindi yung sincerity, ikaw yung... Sincerity. Oh. Tsaka yung ikaw yung unang magbe-PM. May mga ganung bagay. PM is the key. PM is the key. Pamind po. Chos. Okay, yan na. Miss you to Ate Adi. Miss you more. Okay, Aki. Si Arian K. Nagtanong. Sabi nagtanong niya, how to stay strong for a friend? Honestly, don't have to be strong always. If you're a friend, you can be vulnerable, you can be real. Disclaimer na lang siguro, parang it's okay if you're not strong to still be a friend. A friend is someone who listens, someone who will just journey with you through it, but doesn't mean na someone na who's strong enough to carry you through it. Gets? Yun. Kailangan niya rin. So, dyan ka lang. Pinig ako for me. Dyan ka lang. Yeah. Yun lang. Tsaka huwag mo din hayaan na ikaw yung maging ano niya. Sa'yo nakadepende. Oo. Okay lang na ano, nakikinig ka lang ganyan. Actually, enough na yun eh, to be source of strength. Sorry. Sabi ni Tita Candy, ano, no matter the odds, will you keep choosing me as your best friend every single day of our lives? What? Oh, it's a question for me to you and your question to me. No matter the odds, will you keep choosing me as your best friend every single day of our lives? Oo naman. Ba't naman hindi? I mean, kasi for me, yung friendship namin, ako kasi yung personality ko, hindi ako ma-open eh, na tao. As in, napilitan lang siya mag-vlog. Ay, hindi ako talaga ma-share, guys. So, as in, yung personal, tinatry ko siya yung process on my own. Pero through Ish,
mas na yung sabi niya kanina, mas natutunan ako maging vulnerable. Si Isha, alam niya lahat, kunyari pag nainis ako or pag kunyari basta hindi ko na i-specify, pero basta kanino, John? Hindi, pag malungkot ako, pag na-frustrate ako, alam ni Ish lahat, ganun. So, and hindi naman nagbago yung treatment niya sa akin. I mean, ever since, hindi naman nag-lumayo or whatsoever. Ganun. So, yun. Ano lang yun? Additional, ano, reason. Pero, I will always choose, yan. Ish naman. Alam ni Ish yan. Diba? Nahiya talaga ako, guys. Sabi sa inyo, eh. Mahiya niya. So, na-cut na po yung, nawala na ang battery yung camera. But, yun, sagutin ko na lang, I would still choose. Kakasal na ba tayo? Guys, girls po kami. Magkaibigan lang po. Ano po nagsasabi? Lang po. Ito, ayan. Ano po nagsasabi na, ano, inaasa naman jowa, no? Kung ganun, sinang girl, sinang boy yung so, ako po yung lalaki. Yan. Basta yes, I choose you. Yes. I choose you too. The voice girl. Hello, may crush kami. Wala. Buti nga wala, nagtanong ko sino crushes namin eh. Buti yun. Actually, hindi niyo kilala crush ko. So, okay lang. Ako wala. Wala siyang crush. So, anyway, ako din. Ganun din. Kasi, si Diana lang yung pinaka-intentional. Yeah! Hindi, I mean, intentional siguro in a way na she's willing to... Kasi alam niya, hindi naman... Wala namang perfect na tao and, and friendship. Pero she is willing to like... walk out of her comfort zone. Tama ba yung grammar? Basta yung willing siya na kahit hindi niya comfort zone, gagawin niya just to try to understand you. Ganun. Mahirap yun sa akin naman. Oo, mahirap kasi yun sa kanya. Yun. Kasi hindi siya yung type ng tao na kunwari, magme-meet kayo, maaga siya, ganun. Hindi. Hindi, marami pa. Marami pang bagay na she did try to adjust just to show me that her sincerity is real. Dude, mga paritong. Tsaka siya lang nag-pray. Alam nyo, lagi ko kasi sinasabi nung mga past few months, open naman ako sa vlog na to. Sinasabi ko sa last few months na hindi talaga ako okay at all. And, yun, umiyak siya daw. Nag-pray daw siya ng prayer and fasting. So, umiyak daw siya, ganyan. So, marami ko, guys, sa itong pandemic, alam nila sabihan, makapatid ko, hello. Alam nila, niiyak yun siya. Hello, lagot ako kayo sa akin. So, yun. So, tas yun. Answered prayer daw nung nag-message ako. So, yun lang. So, sana may natutunan kayo about friendship kahit paano. And I say this sa questions, ha? Hindi ko na isip yung mga questions. Nahanap kayo, guys, accountability partner. Legit. Kasi, sige, no. Promote! Hindi! D-group pa lang. Guys, try na D-group. Comment down below. Hindi, no. Ano eh, di ba sabi nga, no man is an animal. Pero hindi kailangan nyo talaga ng mga tao na yun yung sabi niya, hindi naman tao masasandalan nyo, makikinig sa inyo, ganyan. So, hindi kayo judge. Saka yung willing magsabi ng totoo. Oo, hindi mo kailangan lagi ko. Hindi mo kami lagi okay. Hindi talaga. Ano lagi nga, hindi kami okay. Yung pala yung madali. Hey! Happy birthday! Thank you! Birthday wish, bago ako mag-end. Birthday wish ko, siguro, for you to finish well. Kasi marami hindi nag-finish well. Especially now, with what's going on sa circumstances natin din sa mundo. Mas mabilis mag-fall in such a way na hindi mo na ma-finish yung race na sinet sa ni God. So, siguro, finish the race that God has for you. And as you finish it, you would also not neglect yourself. Your health, your goals in life, your dreams, your personal dreams, not the ministry's dreams, but your dreams, and to grow to the woman that God wants you to be, not what the people or the ministry wants you to be, and saan mo ka-jowa ka na? Kasi matanda ka na. Mas matanda siya sa akin. Na ilang months. Breakthroughs pa. Especially sa mga pinagpe-pray mo. Especially sa family.
Ariel. Medyo teary-eye ako, guys. Iyakit kasi sa dyan. Gusto ko nga ma-shoot, eh, makuha eh. Kaso wala. Hindi siya umilang. Yun lang. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Comment, subscribe, comment below. You know what to do. You know what's the tip. Bye.